Dahil sa ganda ng pagkapayat uli ni Sharon Cuneta, meron na nga itong sisimulang pelikula sa Viva Films na ididirect ni Daryl Yap. Bukod sa pagiging megastar sa kantahan, iba din si Sharon Cuneta kung acting na ang usapan. Nakailang pelikula na din ito sa kanyang buong karera. Bumida din ito sa ilang Viva Film Classic hits noon. Expected na pag-umarte na ito bigay todo. Nagulantang ang lahat sa mga mapahangas na litrato ng megastar kasama ang co-star nito at leading man na si Marco Gumabaw. Sa pictures nakita na sinubukan ng 55-year-old ang body shot sa 26-old aktor. Sa direksyon ni Direk Daryl Yap, bibida ang megastar sa pelikula bilang isang babae na hindi na-experience ang pagiging teenager dahil sa maagang pagbubuntis. Kapag si Daryl Yap ang obra ay kakaiba at malamang ibang-iba ito sa mga ginawa noon ng megastar. Revirginized ang title ng project na kung saan ay malamang na makasama raw ni Sharon ang ilang leading men na nakasama niya noon sa mga malalaki niyang pelikula. Wala pang na-finalize kung sino ang mga ito, pero tinitiyak daw nilang kakaiba at maganda ang kalalabasan. Nakakapanghinayang lang kung sa digital ito mapapanood dahil hanggang ngayon ay wala pang katiyakan kung magbubukas na ba ang mga sinehan dahil mananatiling nasa GCQ pa rin ang Metro Manila. Samantala, may isa pa raw inaayos ang Viva Films na malaking proyekto para kay Sharon. Hindi lang ibinigay ang detalye kung drama series ba ito kasama rin ang mga dati niyang leading man. Naiskandalo ang conservative fans ni Sharon Cuneta dahil sa still photos mula sa Revirginized na inilabas ng direktor na si Daryl Yap sa Facebook ngayong Linggo ng hapon, June 13. Ang Revirginized ang upcoming movie ni Sharon. Ikinataranta ng fans nito ang litrato ng beach party scene na nagpapakita sa cleavage ng megastar at ng kanyang pagdila sa asin sa dibdib ni Marco Gumabaw bago siya uminom ng tequila. May dahilan para magulat ang supporters ni Sharon dahil sa dami ng mga pelikulang ginawa ng kanilang iniidolo na aktres, ngayon lamang ito napapayag gawin ang mapangahas na eksena. Ikinwento ni Daryl sa isang panayam na hindi pa nakakatikim si Sharon ng tequila sa buong buhay nito, at hindi niya sinabi sa aktres na totoong tequila ang nakalagay sa shot glass na ginamit sa eksena. Never pa nakatikim ng tequila si Sharon. Hindi ko sinabi na totoong tequila. Pulang-pula siya after, nahihilo, pero nakatatlong sequence pa siya, sabi ni Daryl. Kinumpirma rin ng direktor na pumayag si Sharon na gawin ang tequila body shot. Hindi rin itinanggi ni Daryl na may nabuhay, sa pagkatao ni Marco nang kunan ang tequila drinking scene nila ni Sharon. Mapapansin ito sa revealing photos na inilabas ni Daryl sa kanyang Facebook page na may caption na Marco Gumabaw is mega tested, mega approved, at pinainit, pinakipot, pinasikip. Sharon Cuneta is revirginized this August. Ito naman ang caption sa post ni Megastar sa kanyang Instagram. Titigan nyo na pong mabuti. Kasi baka may liliit na po sa pics na yan. Ha ha ha. Pawi. Nahilo ako. Ganito pala itsura natin dun ha 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 ha. Namiss kita bigla. Ahahahahaha, Dirk, kainis ka po, at Vincentiments Official at Gumabaw Marco heart 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 swipe left. OMG, I have never done this in real life, I don't drink tequila or anything else with alcohol. Hahahaha, ang Revirginized ay ang unang proyekto ni Cuneta kasama ang kanyang dating ina studio, Viva Films, pagkatapos ng 18 taon. Hindi ko maari ang kilig. Talagang nasasabik ako at nasisiyahan na gawin ang pelikulang ito, she said about the movie during the story conference. Sa pelikula, ginampanan ni Cuneta ang isang babae na natuklasan ang kanyang paggising pagkatapos ng maraming taon na pag-iisa. Si Rosanna Roses ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paglilipat ng karakter ni Cuneta. Kaya exciting talaga kung anong klaseng karakter at acting ang ipapakita nito sa comeback film nito sa Viva pagkatapos ng 20 dekada. Lalo na at lumabas ang ilang teaser photos galing sa pelikula.
of my movie. By the way, I have a new leading man. So, everyone else is, sorry, too old for me now. May I introduce to you my leading man? This is Marco. He is my honey in the movie. But, hello. He is my new honey on screen. Covered in tattoos. Yeah, so all fake tattoos, all fake tattoos. This is my new leading man. Kaya yung mga leading man ko noon, tatandaan nyo na. Hindi ka nagmumukhang mahirap, no? Siyempre, direct pag nasa pelikula. Hindi kahit nung ano, kahit sa pasan. Ako. Kahit sa pasan. Di ba? Gusto mo? Ako? Oo. I'm an actress. Oh, sige. Naks. Re-virginized with Marco and Sharon Caneta. Sabay-sabay tayo, guys. In a row! I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that let. Kaya yung mga leading man ko noon, tatandaan nyo na.